parang nagkaroon kami ng worst case scenario planning. Okay, so mm-hmm. kapag ganito nangyari, anong gagawin natin? And what do we do para madumali ang buhay for in case that worst case scenario happens? So isa yun, na yun, tinan namin insurance namin. Dumali tapos, ang buhay, hindi dumali ang buhay na mamatay. Ha? Dumali ang buhay na magiging easy and ano. Oh, ay gabi. Kasi isipin mo. Hello! Hi! Kamusta kayo? And welcome sa another episode ng ating YouTube channel. So, kamusta Rienzie? Kamusta Adriel? Okay naman. Buhay akad. It's life. Yan. It's life. Alright. So, ano bang pag-uusapan natin this time for this video? Very interesting topic dahil didiscuss natin yung sinulat ni Sir Rienzie sa Philippine Star. Securing your money during an economic downturn. Yeah, ano ba yan, Rienzie? Regular column muna sa Philippine Star? Wala na tayo sa Abante. Every lang. I was never there. Ano yan? So, week yan? Or every month? Or regular. Parang every month. At least every month ang target at least nila. Once a month. Alright. Anong pangalan ng column mo sa Philippine Star? It's under the budgetarian ang tawag nila. So, anything and everything about personal finance. So, yon sa mga ka-arki natin ay tayo po ay nasa Philippine Star na. And yun, yes. Regular naman doon. Regularly. Yeah. Oh, magiging right. Star na si Sir Rienzie sa Philippine. Bitwing walang ningning. For those mga ka-arki na interested sa article ni Sir Rienzie, card in the top right-hand corner. So, or in the description below. Yun. Alright. So, ano ba yung sinulat mo na yan, Rienzie, for your first article? So, pinag-usapan lang namin na sinulat ko lang doon, shinare ko lang doon yung mga pwede nating gawin ngayong pandemic. Kasi nga naman, ang daming nating biglang oras, di ba? Kasi walang commute, right? Tapos yung mga mahahabang lunch time in the office space, biglang wala. So, you know, a lot of time are in our hands right now. And then, kumbaga, syempre parang this pandemic has enabled us to parang take a step back and look into our finances deeply. At malaking opportunity din to. And shinare ko lang din doon kung ano yung ginawa naming mag-asawa. Okay, basically din during this pandemic kasi syempre iba yung pandemic eh. And you know, parang sinasabi nila high risk yung mga may high morbidity rate, yung mga ganun, pero parang so far kasi parang anyone pwedeng tamaan eh, 'di ba? Even yung mga early 30s tinatamaan na din ng COVID. So, of course, sabi mag-asawa, parang pinag-usapan lang, anong po pwede nating gawin, okay, during this pandemic. So, share lang namin, number one is we made an inventory of our financial assets. So, lahat ng investment namin, lahat ng ipon namin, kumbaga, naka-inventory at nasaan sila lahat. Para at least, whatever happens, alam namin kung nasa ang banko, nasa ang placement, okay? So, ayun, we did that. And of course, para malaman namin kung gaano ka-strong yung aming current na portfolio with the pandemic. Kasi syempre, anything can happen. Biglang hindi gumana yung business. Of course, yung wife ko is a physician, humina ang practice. So, at least para may stress test kami kung hanggang kailan tatagal yung ipon namin. Mm-hmm. Kung sakali lang, in the event na malay nyo, di ba, hindi na kayo mag-subscribe sa WebRK YouTube channel, wala na kaming kita. Kailangan pa yan dahil magti-TikTok ka pa. Oo. Antay pa natin. I think sa startup, ang tawag dyan yung runway. So, yes. Gaano kahaba yung runway mo? Runway mo. Alam pa lang runway sa modeling. Victoria's Secret model. Kindness. Zoolander. Kindness. Aluma na Zoolander. Grabe. Pero yeah, I agree na kailangan gumawa ng financial inventory because this is actually a good time. I think na-discuss nyo rin ito noong early March, yung what to do financially during economic downturn, no? So, right. At least, card in the top right-hand corner din for that video. Pero yeah, at least, you would know where your position is. Tapos, at least, ma-allocate and ma-plan ng maayos
yung mga kailangan i-prioritize right now at saka kailangan tipid, din tipid. Kailangan tipid, no? Mm-hmm. And at the same time to know kung anong goals yung importante right now, lalo na yung short to medium term goals natin, no? Mm-hmm. Yung long term kasi long term pa, so at least yun maka-recover pa, pero yung mga medium to short yun matatamaan yun, kaya importante yung inventory. Right, like for example, no, alam ko maraming investor dyan na medyo kinakabahan or anxious based on the down market. Pero ako kasi, meron kaming regular investment na every month, okay, position for a retirement. So kumbaga, ayun, di ko na tinitingnan yun. Kung down. I mean, what's the use, di ba? Eh, kailangan mo pa naman siya after 40 years, socks. Wow. 40 years. Diba? Tagal pa. Oh, so best you know. Graduate ang peg. Oo. Si Max. So, I mean, you know, 40 years, eh, what's 1 or 2 months na down ng market, di ba? Ba't ko papansinin niya? So, tuloy-tuloy lang yung pang long-term investment ko. But of course, yung pang near-term namin, medyo tinina namin kung nasaan. And next, pinag-usapan din namin kasi may insurance din kami mag-asawa. Para nagkaroon kami ng insurance inventory. So, magkano coverage niya, magkano coverage ko. At bukod doon, sa insurance inventory, inayos na rin namin yung mga insurance policy namin kung nasaan nakalagay. Kasi syempre, hindi mo masabi eh. Di ba? Hindi mo masabi sa panahon na ngayon. But, yung kilala nga namin, early 30s na intubate. So, I mean, you know. So, parang nagkaroon kami ng worst case scenario planning. Okay? So, kapag ganito nangyari, anong gagawin natin? And what do we do para madumali ang buhay for in case that worst case scenario happens. So isa yon na yun. Tinan namin insurance namin. Dumali tapos ang buhay, hindi dumali ang buhay na mamatay. Ha? Dumali ang buhay na magiging easy and ano. Kasi isipin mo ha, I mean worst case scenario, nagluluksa ka, umiiyak ka, tapos maghahanap ka pa ng papeles, di ba? Parang ang hirap naman nun versus na umiiyak ka, nagluluksa ka, pero andiyan na yung papeles. I mean, diba? So, ayun, nilagay na namin sa isang lagayan o yung insurance policy ko nandito. Yung pre-need ko nandito para kung sakali, isang kuhaan na lang yan, hindi ka na maghahanap pa, right? Kasi pag nangyari yun, stressed ka na eh. Stressed ka, hindi ka na makaisip, right? So, kung stressed ka na, hindi ka na makaisip straight, then, you know, at least kung nandiyan dyan yan, alam mo na kung saan kukunin. So, on top of that, dun sa insurance policy nga, na pag-aayos and yung pinid namin, nagkaroon kami ng scenario making. Okay. So, syempre, scenario, worst case scenario making, we have 3 scenarios actually. Okay. First scenario, ako yung tamaan ng COVID. At ako yung the first one to go off. So, may plano kami. So, pag ako nang akong tinamaan, okay, etong andito insurance policy, etong mangyayari. Okay. Next scenario, yung wife ko naman ang tamaan. Okay? Pag ganitong usapan, medyo morbid, di ba? Alam ko mga kaharki, medyo morbid. Which is tamang-tama kasi mag-Halloween okay naman. Spooky naman. So, okay ilabas mo nga sa Halloween to. Ilabas mo sa Halloween. malapit. Third week siguro ng October. Actually, natin, importante din to for couples. No? Oo, oh, di ba? Mga hard topics. Oh, this is a sensitive one, pero I mean, kailangan yung pag-usapan eh. Kasi pag di nyo pinag-usapan, again, stress ka, nagduluksa ka, hindi mo na maiisip yan. Okay? Mm-hmm. Hindi mo na maiisip yan. At least, pag napag-usapan nyo, off the shelf, ito yung napag-usapan namin, alam mo, preparado ka na. So, that's the second scenario. Siya yung mawala, tapos ako yung mabuhay. Meron kaming pangatlong scenario, which is the worst case scenario. Dalawa kaming mawala. Kasi hindi imposible, right? It's not impossible. So, nung niran namin yung scenario na, okay, what if pareho tayo mawala? Anong, syempre, we have 3 kids. Kasi isipin mo, kapag pareho kaming nawala, both sides of our family, mga kapatid ko, mga in-laws ko, and sa side ko din, hindi nila alam kung anong gagawin. Kung kanino mapupunta yung mga bata, of course, by ourselves, meron kaming gusto, meron kaming wish, pero kung hindi namin sinabi sa kanila yon, hindi namin na-communicate, then it would not be for nothing. Meaning, hindi rin namin ma-communicate yon kapag hindi namin napag-usapan and if we did not prepare for it. That's why pinag-usapan namin, oh, ganito, pag tayo pareho nawala, and just to share with you, ito yung napag-agrihan namin.
Mm-hmm. Pag kaming dalawa nawala, yung mga anak namin, since my in-laws are in the States, so mm-hmm. ang plano namin is that ipapa-adapt namin yung mga anak namin dun sa mga brother or sister-in-law ko sa States. Yun. Mm-hmm. So, paano nyo ginawa yun? Meron kayong parang letter na sinulat? Wala yeah. kaming letter. Or notebook? Or wala kaming letter na sinulat, but... thank you for asking that because that's the third na ginawa namin and yung sa article ko is we communicated. Walang letter pero kinommunicate ko sa side ko, kinommunicate din namin sa side niya na okay, pag na COVID, pag ito nang pag si Rienzie nauna, ito mangyayari, pag si yung wife king nauna, ito yung mangyayari, pero pag dalawa kami, ito yung plano. So for the meantime, here's the plan. For the meantime, pupwedeng one of my brother or sister, pupwedeng sila muna dito sa bahay. So you communicated to the whole family side. Communicate namin. Okay. So habang kasi yung bahay namin sa side ko medyo maliit, yung bahay dito medyo malaki. So pwedeng one or two of my brother and sister, pwedeng dito muna sa bahay namin, sila yung mag-aalaga muna sa kapatid ko while they are yung sa mga taga US while they are processing the adoption papers. Okay, okay. So yun. So kinommunicate namin niya. I mean, medyo yung nanay ko nga parang don't ano yun, sabi niya, wag mong isipin 'yan, you know, wag mong isip. Syempre, 'di ba, parang sensitive topic 'yun. Pero sabi ko sa nanay ko, "Mami, pag hindi ko sinabi 'yan at kaming dalawa tamaan, hindi niyo alam kung anong gagawin niyo. Maghuhulaan kayo." 'Di ba? Yeah, I think kasi superstition na yun eh, yung yeah. kaya ayaw pag-usapan. And yes. I think that's right. May stigma din, actually. I think it's important for us to accept that death is part of life. And yep. just because we talk about death doesn't mean that it will happen. So or we wish for it, di ba? Yep. Or we wish for it, no? Kasi syempre... Meron akong kaibigan, ang negosyo nila ay meron silang puninarya, 'di ba? So araw-araw death or kamatayan ang nasa harap nila, pero 'yun yung bumubuhay sa kanila. So there's nothing bad about talking about death. It's a part of life and it's an important discussion within a family, no? So yun. Yeah. And, so yun, na-communicate namin sa kanila and then maski yun nga parang medyo pag-usapan pero I just sabi ko you just have to know kung anong mangyayari para at least whatever happens, if the worst case scenario happens, alam nyo yung balak namin. Alam nyo yung wish namin para sa mga bata and alam nyo rin kung anong gagawin ninyo. Hindi yung maghuhulaan pa kayo both sides na anong gagawin. Tuturuan. Magtuturuan. sa inyo na lang. Alam mo yon. So at least, if that case happens, parang alam nila na, ito yung gusto mangyari nila, Rienzie, and we're just carrying it out. So at the end of the day, kumbaga, we're prepared already. And alam mo yung off the shelf na lang, yung solution, 'di ba? Parang ano 'yun eh, naalala ko yung ano, yung movie na Mission Impossible, yung Ghost Protocol. You remember that? 'Di ba? Parang yung Ghost Protocol, meron sila doon na if in case na magkandaletse-letse lahat at masara yung team nila, meron silang Ghost Protocol na parang backup to the backup. Oh, yes. All right. Yun lang yung na-share ko. And then right. for me, last to add, no, yung sa financial inventory. Actually, that's a good thing. Minsan nakakalimutan kasi to do that. Actually, I also did that for my parents and for myself nung nasa CTO ako. In-arrange ko lahat ng insurance policies namin. Tapos, dinouble-check ko magkano ba yung coverage namin. Ano ba yung kulang? Importante yun. Kung kulang ba ng life or health at ano ba yung appropriate na face amount for that, no, based on the budget that we have now. Kaya connected yung insurance inventory and financial inventory, no, because if you don't know your needs, mahirap mag-plan, no, for this. Tama. All right. So, in my case, ang financial inventory is something that I do towards the end of the year. Actually, that's part of our tips dun sa video natin kung ano ba yung mga dapat ginagawa natin pag end of the year. So since it's already October and we're nearing that, i-grab natin yung opportunity ng November 1 and November 2 para mag-discuss ng death
sa family natin. Alam mo yun, para may ano, napapanahon. Napapanahon at saka ano yun, mas madali siyang i-open as a topic eh. Let's do yung ginawa ni Rienzie na alam mo yun, scenario planning so that we can prepare our personal finance to whatever might happen in the future, no? Iba pa rin yung handa sa mga bagay-bagay. So, I guess that's it for our video for this week. And maraming salamat sa mga nanonood. And if you like this video, then please give it a thumbs up and share it to your friends. And remember to subscribe to our channel. And of course, don't forget to hit that notification bell so that you won't miss a thing. And see you guys in the next video. Alright, so thank you. Maraming salamat. Okay. Bye-bye. Bye.